Sa mga naghahanap ng trabaho, isa sa requirements ay malusog na pangangatawan, kaya naman kailangan siguro na ikaw ay fit to work. Maraming klase ng laboratory test ang ginagawa para malaman na walang sakit ang isang tao. Isa na rito ang pagkuha ng iyong urine sample. Pinagbabawal ang pamimeke niyan. Mm-hmm. Pag-usapan natin ang ihi para sa ating kalusugan. Makakasama natin ang Chief Medical Technologist na si Raymart Salvador. Welcome sa Dapat Alam Mo, Raymart. Hi po, Kuya Kim at sa Mam Susan. Thank you, and welcome Raymart. Po mga kasuki. Nako, Raymart, ito, isa sa mga TikTok videos mo nga ay kung saan ang isinabit na ihi ng pasyente ay ihi pala ng alaga nilang aso. Yes. Bukod pa rito, may iba rin na nang hihingi ng ihi mula sa ibang tao. Sa misis, kadalasan. Gano'n ba kahalaga yung pagsasabi ng totoo, lalo na sa mga gantong klase ng medical exam? Kaya ka nga hinihingi para malaman, para maano kung ano yung sakit mo, di ba? Yes po, Ma'am Susan. Napakahalaga po talaga yung katotohanan. Dapat po talaga magsabi tayo with all honesty. Mm-hmm. Kasi nandito po yung proper diagnosis ng doctors po natin. Totoo naman. Lalo na kapag bibigyan po ng gamot ang mga pasyente. Ihi ng aso, nalalaman ang difference sa ihi ng tao? Yes po, Kuya Kim. Actually, iba po kasi sila eh. Nung nakita ko nga yung ihi ng aso, meron siyang mga estrovites at saka mga abnormal crystals na hindi naman po karaniwan na nakikita sa tao. Ang sex po ba nalalaman sa diferensya sa ihi? Asawa? Yes po, pwede po. Alam mong babae sa lalaki? Yes po. Sa mga babae po kasi mostly, mas madami po silang tinatawag na epithelial cells dahil sa lining po ng reproductive system. Malalaman mo, deko ang ihi eh. Binantuan? Yes po, pwede po. Pulog nila para mapumutay, lagyan mo ng tubig. Nilagyan ng tubig. Yes, pwede po. Kasi po magiging abnormal po siya wala sa chemical testing. Ay, wala naman pala talaga lusot. Walang lusot. Sa drug test kasi nagpapalusot. Diba? Ano kaya ang violation sa pamimeke ng urine sample? Anong parusa dyan? Ngayon po, Kuya Kim, wala pa tayong parusa. Pero, ito po. Sa'yo din po naman resulta yan eh. Kung dadayain mo, bahala ka na, baka magkaroon ng problema. At mabigyan ka ng gamot na hindi naman dapat. Tama, mali yung prescription sa'yo kung ikaw ay magmamameke. Ito. Yung kulay ng ihi. Ito, Raymart. Puti, yellow. Ano ba to? Ano ba indicator? Okay. Ito pong ating colorless po. Ito po yung normal. Na color ng... Kompleto sa tubig. Ihi. Ako. Dapat kulay tubig. Yes po, para po maganda po yung ating hydration. Ibig sabihin niya, sapat yung tubig na ininom mo. Yes po, kasi kapag hindi po sapat yung ating inihi, baka po kasi magkaroon tayo ng kidney stones. Ito, medyo kulang-kulang ka na. Ako, medyo kulang-kulang na po to. Baka po dehydrated ka na. Dehydrated mo din ako. Ito, may period. Opo, pwede pong may period o kaya pwede pong meron pong UTI o kaya may kidney stones po. Kidney stones. Nagagasgas, nagkakaroon po ng red blood cells. Pag kumain ng passion fruit, minsan pag kumain ka ng passion fruit, yes, ang ihi mo pwede pala po. Sumasama. Gaya po ng beets. Beets? Ay, beets! Yes, ito, so ganun din yan. Itong kulay... Meron bang blue na ihi? Ito po, pwede po to sa Pseudomonas aeruginosa po. So may sakit. Yes. Ano sa Tagalog yun? Wala po siyang Tagalog. Basta Pseudomonas aeruginosa, isa po siyang bacterial infection. May infection. Lalo na po kapag immunocompromised po ito yung ating pasyente. Ano yan? Itim. Ito po, very rare po ito. So ito po tinatawag po siyang alkaptonuria. So may taning ng buhay niyan? Pwede, pero manageable naman. Huwag niyo dadayain ang ihi niyo, di ba? Dahil yan nyo, dyan nga madadiagnose ka ng tao. Waka mo, Susan. Waka mo! Shot tayo. Yan tayo madadiagnose, Kuya Kim. Salamat. Tubig lamang po, ano po? Maraming salamat, Raymart Salvador, sa makabuluhang talakayan patungkol sa usapang ihi at kahalagaan ng pagsasabi ng totoo sa mga medical exam. Oo naman. Basta balitang mahalaga at napapanahon. At makabuluhan at nakatutuwang kwento. May say kami dyan, mga suki!